day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin yung isa sa pinakamalupit na novelty na natira sa history ng chess. So ito pong laro na ito, naganap lang ito kanina and actually, ni-livestream ko pa po siya. So itong tournament na ito ay Feed the Candidates. So tignan po natin. Ayan, so Feed the Candidates. Naganap po siya, yung first up niya naganap noong 2020 and nagka-pandemic, na-postponed, ngayon na po tinutuloy dahil medyo okay na. So over the board tournament po ito sa Russia. Long game po ito at ang mananalo po dito ay lalaban kay Magnus Carlsen para sa World Championship. So napaka-importanting tournament po nito sa chess world. Ayan. So very important tournament. So ayan po ang standings at itong mga kasali. Si Nepo, si Caruana, si MVL, si Anish Giri, si Wang Hao, si Grischuk at si Ding Liren at si Alexinko. So maraming nagtatanong kung bakit wala po si Wesley So. Kasi po meron itong qualifiers, maraming way para mag-qualify dito and unfortunately hindi po nag-qualify si Wesley. Ayan. So pwede nyo naman i-google para malaman yung buong detalye kung paano nag-qualify yung mga player na to dito. Kahit yung iba dito like si Alexinko, medyo hindi kilalang player. Ayan, sa normal na. Pero sa mga chess player talaga, kilalang kilala yung pangalan na Alexinko. Pero pag yung mga normal na ano lang, na ang usual na kilala lang yung mga naglalaro sa online chess, hindi masyadong sikat si Alexinko. Ayan. So makikita nyo po yung details kung bakit kasama yung mga player na ito at hindi sila Wesley, hindi sina Aronian, kasi may qualification nga po ito. So, tignan na po natin. Puti po dito si Caruana, itim si MVL, and ito yung pinakamalupit na novelty ngayong taon. Pero pwede na rin sabihin, isa sa greatest novelty of all time. Kasi binago niya yung ano, parang nabago yung theory. O, hindi natin alam kung magtatagal ba yung novelty niya na ito or mare-refute ka agad. Ayan. So puti dito si Caruana, itim si MVL. Kung sinong nanalo, hindi ko muna sasabihin. Pero dahil medyo sikat na sa Facebook, baka alam nyo na kung ano nangyari dito. So e4 ang tinira ni Caruana. And then once again, as usual, ang favorite opening ni MVL ay si Cecilia Neidorf. So long game po ito, kaya matagal talaga yung laban. Nag d6, d4, kinain. Knight f6, knight c3, a6, bishop g5, e6, f4, queen b6, queen d2. So poison pawn po ang variation na ito at kinain ito ni MVL. Pinasok niya yung poison pawn at yung tira ni Caruana, rook b1, mainline pa rin po yan. After queen a3, e5, mainline yan. Nag h6, bishop h4, kinain, knight fd7 para po walang mga mate doon, and then knight e4. Ayan. Tapos nag queen takes a2, rook d1, queen d5, nag queen e3, and after queen takes e5, ito na po nagsimula ang novelty. Dito na po nagsimula. So, ang usual na tira dito ng white sa master level ay bishop e2. Ayan po. Maraming laro. 68 games, bishop e2 ang tinira sa master level. Pwede rin naman, bishop g3, tututukan ka agad yung queen. Pero dito, ang ginawa ni Caruana, hindi pa po naitira sa master level. At yun ay c3. Ayan. So c3, and dito pa lang, napaisip na kaagad si MVL kasi nga medyo bago yung tira. So after c3, nag-decide si MVL, tumira lang ng bishop c5. Ayan. So after bishop c5, ang ginawa dito ni Caruana is bishop g3. Mabilis niya pong tinira ito. Kumbaga, agad-agad tinira niya kaagad. And then after queen d5, ito na po ang malupit na novelty ni Caruana na sasabihin ng engine is blunder. Pero napakalupit. So dito, lamang ng 3 pawns down. Lamang ng 3 pawns, hindi pala 3 pawns down. 3 pawns down si Caruana, lamang ng 3 pawns si MVL, 3 pawns up. And dito, nag-sacrifice pa ng pyesa si Caruana. Tumira siya ng napakalupit na novelty, which is bishop c4. Ayan. So sasabihin ng engine, winning na kaagad dito si MVL, pero pag pinatagal nyo pa yung analysis, biglang liliit yung lamang ni MVL. Kahit bilangin nyo yung pyesa,
6 points total yung lamang ni MVL, pero sa reality, napakahirap ng posisyon kasi yung king niya nasa gitna. So, kinain ito, syempre. And then, bishop d6. Ayan. So, hindi po makakastling kasi nakokontrol yon. And ang threat po nito is bishop takes e5. And hindi rin makain ito kasi merong knight takes d6 check, fork. So, dito, nag-knight f6 na lang si MVL. And then, agad-agad, kinain ito ni Caruana. Tapos, nag-knight d5. And then, nag-queen e5. And then, nag-rook g8. So, dito, ang bilis pa rin ang pagtira ni Caruana. Ayan. Kinain niya lang yung pawn sa e6. And dito na nagsimula ma-exchange yung queen. So, after knight e6, nag-pawn takes e6, nag-knight takes e6. And then, na-exchange na yung queen. Kaya lang, sinadya po ito ni Caruana. Talagang ganito yung linya niya. After queen c3, knight c3, knight c7, and then king f7. And then, rook d3. So, ito, mabilis pa rin niya na itira yan. And after knight e4, ayan, dito na po, nagsimula mag-isip si Caruana. So, dito, lagpas isang oras na po yung lamang niya sa time. Kasi ang initial time nito is 1 hour and 40 minutes. So, after knight e4, nagsimula na mag-isip dito si Caruana. And ang ginawa niya is castling kingside check. Ayan. So, nag-castling muna siya. Ang choice niya kasi is kumain doon or mag-castling. So, nag-castling, na-force sa g6 and then kinain niya. So, nawala na po yung atake pero mahirap yung endgame. Kumbaga, magulo. Kasi ang lamang dito ni Caruana is rook pero may kapalit na knight and dalawang pawn, which is pag binilang nyo mathematically equal lang po yan, parehas 5 points. So, after knight takes a8, nag-develop. Nag-knight b6, tumira ng rook d8. Kinain, and then bishop a3. Ayan. So, simple lang naman ang idea nito. Pupunta dito sa b2, and then pe-pressure in yung diagonal, yung pawn dito sa g7. So, after bishop a3, nag-rook c7, para hindi makarook d7 dito si Caruana. And then, rook f4 ang ginawa dito ni Caruana. Ayan. Pinaalis yung kabayo para may mga check. Nag-knight f6, bishop b2, knight e7, and then kinain po ito. So, dito, si MVL na yung nagpipilit at wala nang maliit na yung chance manalo ni MVL. Si MVL pala yung maliit yung chance. Si Caruana na yung nagpipilit and then tabla na lang ang gustong mangyari dito ni MVL kasi inaatake na siya yung mga pawns niya. Pero dito, mahirap pa rin ipanalo for white. Hindi ganun kasimple kasi very solid yung structure dito ni MVL. So, after pawn takes f6, nag-h4, nag-h5, and then rook g3 check. So, after rook g3, tumira lang ng king f7, and then rook g5. Pinressure to, hindi po pwedeng kainin kasi naka-pin. Chumek, nag-king h2, knight g6. Ayan, may konting gulo-gulo. Nag-rook f2, nag-knight takes h4, rook takes h5, knight g6. And nakain na po yung isang pawn doon sa b7. So, after makain doon, officially dito, wala nang chance manalo si MVL. Humahabol na lang siya ng tabla. Ayan. Pero syempre, kung makatabla siya, okay na resulta yon kasi napaghandaan siya, ayan, yung isang taon na preparasyon ni Caruana, siguro lagpas pa sa sobrang lupit niyan mag-prepare, okay na kay MVL na maitabla ito para ano, parang nanalo na rin siya. So, after rook b7, nag-knight e5, chumek, nag-rook c6, kinain, and then king g3. So, eventually, makakain po ito. Ayan, kasi pag ito yung iniwan, mas delikado. So, kailangan ipakain ito, and after ilang moves, pinakain ka agad yan. So, naging ganito po yung laban nila. Knight f4, knight c6, king f4, king g6, and then rook d6. So, dito, hindi nag-knight b4, pinakain na yan. And, pag pina-analyze nyo to sa engine, mahirap. Kumbaga, medyo inaccurate yung sasabihin ng engine. Ang kailangan po dito is table base. And, sa ngayon, tabla pa rin daw yung position na to. Kumbaga, with perfect play, maitatabla ng itim. Kaya lang, hindi po table base yung naglalaro. Mga tao po. Ayan. Hindi naman engine yung naglalaro, mga tao. So, dito ang simple understanding na para maunawaan ng tao, paano ba mananalo yung white dito? So, simple lang naman, makain to. And para makain yan, kailangan makapasok po yung king. So,
Ang pwedeng pasukan is dito sa E6, pwede rin sa F5. Pero yung pinaka-crucial po dito na pinakamadaling mapasok is dito sa H5. So, pag nakapasok kasi dito, pwedeng pumunta sa H6. At the same time, yung king mo malapit sa pawn mo. Kasi imagine nyo po, yung king nyo dito nyo pinasok, ang tendency is makain din yung pawn dito sa G2. Kaya ang pinakamadali para manalo is kung mapasok yung king sa H5. At yan po yung goal ni Caruana sa endgame na ito. Supposedly, ang goal naman dapat ni MVL kung na-analyze niya ng mabuti over the board is gawin niya lahat ng makakaya niya para hindi makapasok yung king ni Caruana dito sa H5. So, yun po ang simpleng explanation sa endgame na ito. Yan lang po ang only way para manalo. Sa H5 or... Kasi pag dito naman sa F5, simple nga lang. Kaya lang, andito yung king eh. Para mapaalis mo yung king, kailangan checkin mo dito. And once na mag-king F5 ka, wala kang tutok dito. At the same time, baka ma-check lang. Simple yung check lang. So, kailangan talaga dito sa H5. Para pag-chinek, pwedeng pumunta sa H6. And sa H7 pa. And malapit ka sa pawn mo, yung king niya andito siguro. Mas madaling ipanalo pag ganyan. So, yan po ang chance manalo with correct play. Hindi dapat mangyari yon. Kaya lang, may pressure, may oras. Ayan. Talagang hindi mahirap para sa tao kung, halimbawa, kung ako yung naglalaro nito, mahirap. Mahirap po. Pero, since magaling si MVL, makikita natin kung ma-hold niya ba or hindi. So, after rook takes a6, nag-knight f7, okay lang natira yan. Nag-king e4. So, hanggat andito yung king ni MVL, walang mangyayari sa position. Walang progress na magagawa. So, nag-knight f6, nag-rook a5 para hindi maka-advance yung king. Nag-knight f7, nag-rook a3, chumik, king f4, and then knight f5. So, napakalakas ng king dito kasi hindi makapasok eh. Oh. Kaya, natempuhan. Ayan. Tapos, nag-knight h6 para hindi mapasok to. And, eto na. Dito na nagsimula. Ayan. So, ito pong knight h6 pala. Ito na po yung bad decision ni MVL. Kumbaga, parang hindi niya masyadong naunawaan yung position, which is very normal, lalo na kung konti yung oras and over the board endgame, mahirap po unawain yung mga ideas dito. Unless Magnus Carlsen yung naglalaro as black. Ayan. So, knight h6 yung maling tira. Bakit? Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, ang mga critical squares dito is kung makapasok dito sa e6, sa f5, and then sa h5. Dapat wag makapasok dyan yung king. Kasi pag nakapasok dyan, ubos. Mauubos. Matitempohan po yung kabayo. So, itong knight h6, bad move by MVL. Ang tamang tira daw is knight g7. Which is very logical para walang pasok po yung mga king dito. Tas yung knight, gagalaw-galaw lang yan. Or yung king yung gagalaw. Alam ba, o chicken. Tas gumanon. Tas sinubukan mag-king g4. Pwede lang mag-king g6. Pag chumik, pwede lang mag-king f7. And walang progress na magagawa kasi very solid yung kabayo dito. Hindi makapasok yung king ni Caruana. So, ang nangyari, nag-knight h6. Ayan, mahirap pa rin namang ma-realize yung ganung plano. So, makikita nyo kung paano yung ginawa ni Caruana dito. Chumik muna, nag-king f7, nag-king e4. So, hindi kailangan malagay dun yung knight eh. Pag nalagay dun yung knight, matatabla po. So, nag-king e4, nag-knight g8, nag-king f5, nag-knight e7 check, nag-king f4, ayan, nag-knight d5, and then king g4. Ayan, so dito, nag-king g6, na king f3 check, king f7, king e4. Paikot-ikot lang pero magkakaroon ng progress yan. Makikita nyo, nag king f4, nag knight d5, nag king f5. So, dito hindi masyadong maganda. Mas maganda talaga kung dito nalagay yung kabayo. Para mas powerful. Although, hindi malapit sa center. Kasi pag dito, nasa center yung kabayo, malapit sa center. Pero ito, mas critical. Kasi kinokontrol yung mga papasukan ng king. So, after king f5, chumik, nag-king e4, nag-knight g8, and then rook h3. Malupit na tira. So, ang threat nito, siguro, gagano na, or even king f5, ganyan. So, naisipan ni MVL, tumira ng ganito, and then rook a3. Ayan, so, inikot. So, nag-king f7 dito sa MVL,
Pero pakita natin paano kung hindi ginalaw ni MVL yung king niya. Ayan. So, let's say tumira lang ng knight e7, ano mangyayari? Kung mag knight e7 daw, rook a5 lang, pag binalik lang doon, ayan, king d5, and dito naman papasok. And dahil yung knight nasa pangit na square, walang mga check. Ayan, let's say mag knight h6, king e6 lang, pag knight f7, king e7. So, dito naman papasok sa e6. At yun ang fatal. Ayan, yung, kumbaga, doon naman papasok. Kaya, dito nilagay ni MVL yung king niya. And then after king f4, nag-knight at h6, rook g3, so hindi na nailipat doon. And after knight g8, king g4. Ayan na. Dahil andun yung knight, hindi mapigilan na mag-king h5. Ayan. Pag nag-king g6 po kasi, kiking h4 lang. Let's say mag-king h7, merong king h5, and matatalo na eventually. Pag nag-knight e7, merong rook f3. Pag nag-king g7, rook b3, ayan, tas mache-check na dito and makakapasok na dahan-dahan yung king. At pag nakapasok doon, matatalo na. So, ang nangyari po, nag-knight e7 lang and nakapasok na. So, sinubukan ni MVL, active counterplay, tumira ng knight d5, nag-rook f3. Ang threat po nito is g4, g5. So, ginalaw ni MVL yung king niya. And after g4, nag-king e5. So, gusto ni MVL ng active counterplay. Play, kaya lang after king g6 naparesign na lang siya dito kasi sukswang na. Pag nag knight e7, titirahan lang ng king f7 and let's say tumira ng knight d5, pwede nang i-check and matatalo na po kasi kakainin na yung kabayo. Let's say tumira ng king e4, kakainin lang and panalo na po ito for white. Kaya napakalupit yung ng laban na ito. Kumbaga ayos din na naipanalo ni Caruana kasi sayang naman yung napakagandang novelty niya sa opening na c3 and then mas maganda pa yung bishop c4 na kinoconsider ng engine blunder daw pero sa una lang pag pinatagal nyo pa yung analysis ng engine sasabihin ng engine hindi winning for black kahit ang lamang isang bishop at tatlong pawn. So dahil dyan nanalo si Caruana, nakadikit po siya sa leader na si Nepo. Ayan, ang leader po na isa, si MVL, na abutan niya na yung score. So, ito po yung standings. Si Caruana na yung second. Ayan, 4.5. Si Nepo, 5 points. Si MVL, 4.5. So, may dalawang 4 and may dalawang 3.5. So, panalo po si Alexinko kay Grischuk. And then, 3 si Dingle rin. So, kahit si Dingle rin, may chance pa pong mag-champion dito. Basta ma-straight lang yung mga laro. Sunod-sunod na panalo, kaya pa pong mag-champion. Anything can happen pa. 2 points lang yung lamang ng last place. Ng first place, dun sa last place, anything can happen pa kasi 6 games pa po. And yung mga player na ito, talagang magagaling, top player sa mundo, capable silang manalo ng sunod-sunod. Ayan, so, comment down below kung sino yung gusto nyong manalo dito sa FIDE Candidates. Hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, nag-enjoy kayo sa napakagandang laro na ito. Mamaya po, magla-live ulit kami, 7 PM. Abangan nyo po sa Pajaps YouTube channel. So, hanggang dyan po muna tayo. Don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po, mga Pajaffers!